Anytime, sir. Game. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May peace, mercy, and blessings of Almighty Allah be upon you all. Greetings of peace and solidarity to all our distinguished participants and guests of the first National Development Leaders Summit with the theme Strengthening the NCMN Towards Building Resilient Muslim Communities. As the world is beginning to emerge from the challenges of the COVID-19 pandemic, the importance of today's discourse on national development issues cannot be stressed with more emphasis for the National Commission on Muslim Filipinos. The crux of the issue is the role of the Muslim community, not only as a passive beneficiary, but as an active player in the national development arena. Hence, in line with the 10-point agenda of the President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the National Commission on Muslim Filipinos, under the guidance and leadership of Secretary Giling Marino, had crafted policies and programs that are geared on building resilient Muslim communities. Communities that are self-sufficient and capable of contributing to the realization of the President's goal to deliver economic renewal and long-term growth, as well as restore peace and prosperity for all the Filipinos. Consequently, it is but fitting for the Muslim leaders across the country to band together to discuss the future that we want to happen for the nation's development and peace, and what must we Muslim Filipinos do to build it together as a nation united in heart and in vision. We can never go wrong. As the traditional saying of Prophet Muhammad, peace be upon him, at-Tirmidhi, narrated from Ibn Umar, that the Messenger of Allah, peace be upon him, Allah will not cause my ummah, or the ummah of Prophet Muhammad, peace be upon him, to agree on misguidance. May all of us remain inspired, committed, and rightly guided towards the future and well-being of the entire Filipino nation. Maraming salamat. Commissioner, yung first question ko po sa nabanggit niyo po doon sa economic renewal doon sa opening statement niyo. In what aspect po ito makakatulong sa economic renewal ng bansa? Ang National Commission on Muslim Filipinos ay nagkaroon ng several programs and policies in the past few months after the assumption of Secretary Giling Mamundo. Isa na po dito ang pagkakaroon ng paglulunsad ng kabuhayan. This is consistent with the priority agenda of President Bongbong when he says that the kabuhayan, kalusugan, at kapayapaan. Doon po tayo sa kabuhayan, ang pagkakaroon ng makabuluhang programa na pagsusulong at pagtulong sa pagbangon ng ating mga kababayang mahihirap sanhi ng epekto ng COVID-19. Kaya ang ating komisyon, sa ilalim ng pamamuno ni Secretary Mamundo, ay nakatakda po sa ilang araw mula ngayon ang paglulunsad ng microcredit program para sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo ngunit nalugmok sila noong nakaraang panahon ng COVID. Pangalawa po, yung pagkakaroon ng kalusugan ng sambayan ng Pilipino, ang madali ang panglutas sa kalusugan ay yung pagkakaroon ng National Medical and Dental Mission na isasagawa rin sa susunod pang mga araw. Pangatlo, yung para sa kapayapaan ay magkakaroon din po ang programa ng programa ang komisyon sa pamamagitan ng paglunsad ng barangay
assembly and interfaith dialogue for peace. At nakatakda po tayo magkakaroon ng malawakang ugnayan sa iba't ibang sangay ng mga simbahan, patuloy po at iba't ibang mga churches. Isa na po dito yung binanggit kanya ng Secretary Giling Mamundo, yung Philippine Council of Evangelical Churches. Nagkaroon tayo ng dialogue nakaraang 3 days ago at maglulunsan po tayo ng malawakang interfaith dialogue sa iba't ibang mga pananampalataya, kasama po dito ang ating mga kababayan. Commissioner, regarding po sa paparating na pilgrims, ano po ang paghahanda na ginagawa ng NCMF para po maayos po ang takbo ng pilgrimage sa Saudi? Magandang balita doon sa tanong ninyo. Sa mahabang panahon ng buo ang NCMF for the past 12 years, nailunsad ng ating komisyon sa pamumunong po ng ating mga kasamahang komisyoner dito na pag-aralan at na review, we reviewed thoroughly the Hajj Operations Manual at alhamdulillah for the last few weeks ay nabuo ito at doon na po ang magiging tugon sa mahabang that has become a perennial problem of our commission. But with this created Hajj Manual ay nagkakaroon po ito ng sagot dahil isa po ito sa mga balakid dahil walang isang solid guidelines ang Hajj. But with this, everything has been put in one book as a guide for the operation of the Hajj 2023. This is the first Hajj under the leadership of President Bongbong Marcos at ang NCMF po ay ginawa ang lahat upang masagot at upang magampanan o maiwasan, maulit ang mga nakaraang problema kinakaharap ng komisyon pagdating sa pagsasagawa ng taunang Hajj sa Makkah, Saudi Arabia. Sir, sa June 26 hanggang July 1 na po yung pilgrimage sa Mecca, may mga bago po bang palisiya ang Saudi Arabia? Marami pong binago ang Saudi Arabia doon pa lang po sa pagkakaroon ng e-Hajj portal. Hindi po yung karaniwang direct kami pupunta, direct ang NCMF doon sa service provider. Bagkus ang panahon na ito, kailangan dadaan ka sa isang government partner, yung ILM. Ito po yung agency na nangasiwa sa pagpapalaganap at pagkasagawa ng Hajj. Isa po yun na bago. Kung napapansin po natin yung nakaraang Hajj, dahil first time po yun sa pagkakandak ng Hajj, nagkakaroon ng technical glitches, hindi lang po sa Pilipinas. Kaya yung problema na stranded tayo noong nakaraang gawa po doon sa pagbabago na yun. At hindi po natin ito maiwasan dahil unang-una, that is the first Hajj after COVID-19. Imagine for the first 2 years, for the last 2 years, 2019, 2020, 2021, and 2022 po, wala pong Hajj. Except last year po noong 2022 nagkaroon ng Hajj. Kaya ito natutunan natin at nagawa natin ng paraan para maiwasan, maulit ang mga nangyari ng mga nakaraan. Follow up, sir. Sir, yung budget po, same pa rin nung last year or may pagbabago po? Ang budget po, yung fees na siya sagawa ay nakasalalay sa kung ano ang advisory o ang declaration ng Saudi government. Isa po sa nabago, yung dating restriction ng edad, ngayon po open na sa lahat ng edad as long as nakayanan niya at tingin niya ay makagampanan niya yung ritual ng Hajj doon sa Makkah at sa Madinah. Sir, may ilang delegates po ang possible na pwedeng padala ng Pilipinas? Ang binigay ng Saudi Arabia sa atin, ang Ministry of Hajj and Umrah ay 9,000 for this year, 2023. Sir, possible kayo na hindi na magkakaproblema ulit sa portal? Kasi dati portal po yung dahilan. Ang portal kasi po, kaya tayo nagkakaroon ng problema nung nakaraan. Dahil meron lang doon in between, during the process of Hajj, may binago. Kaya hindi na natin ito na-catch up. Meron na auna nakabayad doon sa service provider. Pero lately, during the Hajj procedure po, nagkakaroon na ng pagtama doon sa
portal sa yes sa ilm. Mm-hmm. At ito po ang iniwasan natin, kaya nga pinapaalala natin sa ating mga kababayan, iwasan yung pagkakaroon ng delay ng payment at saka registration, dahil isa po yon sa nagsasanhi ng kung saan naging delay din ang pagbayad doon sa ilm. Magkano po kaya, Commissioner, yung ano, yung gastos sa individual na mag-aayos? More or less po, hindi lalayo doon sa nakaraan. Kasi ang magtakda po ng presyo o yung kapabayaran doon ay yung Saudi government. At base po doon sa nakaraan, magkano po ang bakit po? Hindi po ako magkakaroon ng eksaktong figure, pero nasa 200 plus po hanggang 270 or 80. More or less po nasa 200 pesos. Out of this po. Doon po sa 9,000 na nabanggit ninyo na pinayagang mag-hajj, ilan po doon ang sponsor ng hari ng Saudi? Actually, wala pong sponsor ng hari ng Saudi. So, walang sponsor. Commissioner, meron po bang mga freebies na plano ng Insemil na ipamigay doon sa mga applicant or HADS? Wala pong ginawang free or... Kasi lahat po yung mag-HADS meron pong mutawin. At there's no such thing as free HADS kung dadaan ka doon sa tamang proseso. Pag meron pong nakapag-HADS na hindi nagbayan, may sponsor po yun. Pero definitely po, may pabayaran at meron fees. At yung fees na po yun ang nagbubukas ng portal kung saan may release kanya ng visa. Commissioner, para po sa paglilinaw ng ating mga kapatid na Kristiyano na mayroong mga balak, actually maraming nagbabalak na magbalik Islam eh. Ano po ba ang regulasyon ng NCMF patungkol sa HADS? Kailangan bang at least 1 year bago sila magbalik Islam, pwede na mag-HADS? Ano pong patakaran? Wala pong restriction kung capable yung isang balik Islam. Pero lagi natin tandaan, ang pag-HADS po ay pinakahuli sa limang haligi ng Islam. Ang shahada, ang sala, ang fasting, ang zakat at ang hajj. So kung bago pa lang mag-Muslim at bago mo lang tinanggap ang Islam, hindi po siya akma doon sa mag-hajj sa shahada. Kailangan ma-comply, ma-practice niya muna yung medyo less expenses kasi gagastos ka. Kababalik ka, pagbalik loob mo lang sa Allah. So wala naman problema kung kaya niya at kung sa tingin niya kaya niya ang gampayan. Yung iba pang mga obligasyon. Ang sinasabi natin, dapat po hindihin muna ang HADS bago yung iba pang mga bahagi ng haligin. May mga agency na po ba na makakatuwang ang NCMF para sa event na darating? Opo, ang DFA, ang Immigration, ang Bureau of Customs, lahat, marami po tayo, ang Office of the President po, at lahat po ng agency na nakikipag-ugnayan sa gobyerno, nakikipag-ugnayan din po sa NCMF pagdating ng HADS. Commissioner, paano po natin masisigurado na hindi na magkakaroon ng palusot na tulad ng dati ng mga Indonesians na nagpanggap na Pilipino? Ang polisiya po ni Secretary Mamundrong ay walang foreigner na makaka-avail sa visa na intended for Filipino students. Yun po yung nangyari, kaya nakapasok yung ibang mga foreigner dahil po yun sa desisyon ng mga namumunong sa top management ng nakaraang administration. Pero Secretary Mamundrong is very strict in checking and he sees to it na talagang ang intended for the Filipinos para sa Filipino students. Excuse me. Yung passport na ginagamit natin ngayon ay regular passport. So it passed through the DFA scrutiny. So wala mo po yung HADS passport in the past. So ngayon po, they have to apply yung regular passport and then they have to present mga IDs, mga certifications that you are a Filipino citizen. So napakahirap po makalusot pa yung mga foreign nationals natin kasi it's already the DFA that is scrutinized the document. Ano na pong nangyari dun sa naging resulta dun sa pagpapalusot na yung dati? May naparasahan ba? May nakasuhan ba? Or na-present ba mga constitution sa government? Yung tungkol doon sa nangyari dun sa hindi po pinag-usapan dito sa pangmasiwa ng pakasalubong
Kasi kung meron man nakakasuhan, sa korte na po yun. Hindi na po natin. By the way, ulitin ko lang yung sinabi natin kanina tungkol sa passport. Kung sinabi kanina ni Director na regular passport, ay kung ano ang requirement sa isang ordinaryong Filipino, yun po ang magiging requirement sa mga mag-hajj. Regardless of kung Muslim siya o Kristiyano. Kasi regular passport po applicable yung requirement. Kaya hindi po basta-basta makakalusot yung foreigner na gagamit ng Filipino passport para yung mag-hajj. Hello. Assalamualaikum. Alaykum. Salam. Gusto ko lang pong maliwanagan ng husto yung tungkol po sa Hajj, no? With all due respect sa pakinggan po natin siya, no? Si Commissioner Jamal Mulib. Ano po yung masasabi nyo tungkol sa yung paliwanag po sa question nila para maliwanagan ng mga hindi Muslim? Paano po ba yung pag-Hajj po? Ano po yung mga requirements? Ano po yung dapat gawin? Saan dapat manggaling ang pera na ginagamit? Salamat. Tungkol sa bagay na sa tanong na yun, tungkol sa hat, mga requirement, mga prerequisite before ka mag-hat. Una-una, napakaliwanag na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-hat sa isang Muslim is only once in a lifetime. Once in a lifetime, at sinabi po dito, manis na kahay lay sa pila. Ibig sabihin, tulad ng sinabi ni Commissioner kanina, na kailangan meron siyang kakayanan. At ang kakayanan na ito, physically and financially. Physically and financially. Ganun po yung one. Now, yung gagamitin niya po sa pag-hajj, kailangan itong pera na gagamitin niya, it should be from a purely one resource, from yung resource na source ng pera niya na hindi galing sa haram. Hindi galing sa haram. Because it's only once in a lifetime, kailangan siguraduhin niya na talaga yung mga prerequisite na pag-hajj niya. Ibig sabihin, pag mag-hajj ka, may utang ka, hindi ka muna pwede mag-hajj, kailangan bayaran mo muna yung utang mo. Kasi dapat dito yung pag-hajj mo, dapat talaga personal pera mo na talaga yon. Yun talaga ang prerequisite sa pag-hajj. Yun ang kwan dito. So makikita natin dito, tulad nga na sinabi kanina, na it's only once in a lifetime, kailangan kasi magiging makuha siya dito. Magiging, ang pananaw natin dito, kailangan very sure tayo. Because, imagine you're doing the rituals for at least 15 days doon sa kwan. So, kailangan lahat ng ito ay tama siya. From the very beginning, tama siya. Dahil sa pagbalik mo sa kwan, it was said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag doon ka sa Hajj at tama yung pag-Hajj mo, pagbalik mo as if you are newly born one, born the person. Yun ang kwento. In addition to yung tanong niya, if I may, yung tanong sa mga balik Islam, sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag may balik Islam, pinapatuluan muna yung mga rituals. Because in accepting Islam, the only ruling the accepting Islam is to declare the oneness of Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. And likewise, Islamic perspective that Isa is a messenger of or Jesus Christ is a messenger of Allah. Yun ang mga prerequisite. So if you declare that the oneness of Allah, then you are already a Muslim, regardless of your intention, because ang tayo, tinitingnan natin in outer one, yung inner one natin, sa heart natin, no one knows that except Allah, no one knows that. So, if he's capable, nagawa niya yung mga ritual, then nagkataon na mag-hajj, he is capable physically and mentally and financially, pwede siya mag-hajj. But kailangan, tulad ng sinabi ka na at least magawa niya yung ritual, ma-perform niya, at least para ma-declare that he is a true Muslim. He's a true Muslim. Meron ka pang prohibition para doon sa mga dati na nakapag-hajj na gusto ulit mag-hajj? And there's no prohibition, but it's not anymore as a wajib or tinatawag na obligatory. So, i-allow din po ng SMF yung mga gusto pa mag-hajj? If I may answer,
yung policy ng secretary na not allowing those already performed, I'm speaking the NCM. The NCM, the president. That's one thing that the secretary wants to check. Kasi nga, yung pagpaulit-ulit, yung participation mo sa HASH, nagsabi siya na hindi mo na yung mga nag-perform na, no? Nagsilbi na as supervisory maybe or medical, no? Provided merong available personnel capable of doing the job in Saudi Arabia. Now, if you're talking about private individuals like the pilgrims, we cannot stop them from repeating them performing HAD unless there is enough quota. But we are looking at yung mga, I think meron pong provision sa Saudi, if I'm not mistaken, kung mando, na meron po yata, meron po mong restriction doon, na pagka naka-perform ka na ng many times? No, yung restriction only in Saudi Arabia. Ah, in the Saudi Arabia. Yes. O kasi nadinipride yung mga ibang Muslim na gusto dahil katulad ngayon, 9,000 lang. Masusunod, meron na ng mga uulit din, another 1,000 or 2,000. So, may deprivation doon sa ibang Muslim sa itong capable. Actually, yung 9,000, that is more than enough. Kaya nga po, kung doon sa 9,000 na yun, meron ng dating naka-hajj, gustong umulit. So, yung mga gusto rin, na naunahan naman nila, di ba nadidiscribe yun? Sa ngayon po, with due respect doon sa sinabi ni Beto, ang polisiya ni Secretary Mamundo ay applicable sa supervisory, not the individual pilgrims. Yes. Kasi yung pilgrims, wala pong restriction. Wala restriction. As long as kaya niya at may pang-tustos siya doon sa pag-hats. There is no such thing as bawal ka mag-hats. Yung sinabi ni Katuan, Commissioner Jamal kanina, yung one in a lifetime, you are only required once. But succeeding has, you can perform. If you can still afford, physically, financially. But, siyempre, kailangan, hindi yung parang commercial. Hindi po. Ang Hajj po is a religious matter. It is part of your practice in being a Muslim. So, hindi po siya ganun kadaling mag-Hajj. Come regarding sa preparations po sa pag-receive ng mga applicants, 6 months po ba ang preparations or dati parang 2 months, no? Lack of time? Average of 6 months preparation. 6 months na po usual ngayon. Usual Hajj. Pero after the pandemic, when there was no Hajj for the last 2 years, almost 2 months lang po yung preparation. Kaya hindi po talaga mag-perfecto at hindi magampanan lahat. Both sa pilgrim at saka sa part ng magpapacilitate ng Hajj. Kaya yung kung nangyari, inulit ko lang ito kasi hindi po dapat maging big issue ng dahil mamuno or whoever, pero dahil doon sa pagbabago sa pangangasiwa ng pag-Hajj sa Saudi Arabia. Hindi po natin control ito. Commissioner, tungkol po dun sa national development, kasama pa dun yung live yun, halal? Kasama po sa mga programang inilunsad ng NCMF yung halal. By the way, when we talk about halal, yung pong microcredit na binanggit ko kanina, kasama po yun sa halal. The only lending group or microcredit activities in the whole country, halal. Why? Dahil wala po isa charge na interest. Pag lahat po yung activities sa business o sa transaction na may interest, hindi po yon halal. Yung binanggit kanina ni Commissioner Muni, at kailangan halal yung source ng pag-hajj. Itong livelihood program na nilunsad ng NCMF ay purely halal. Aside from this financial matter that we will be offering to our poor families, Filipino families, magkakaroon din po ng pagsagawa ng halal hub sa iba't ibang parte ng Pilipinas, and that will be initiated and spearheaded by our good secretary of NCMF. Sir, kaya po kaya na minimum at maximum na pwede ma-load ng isang qualified
Ang binanggit po doon sa pinaprepare ng konsepto ng programa na yun ay nasa 50,000, more or less. Hindi po lalayo doon. Pero ipapinalize po ito at ipideklara po natin ito sa publiko para magkaroon po ng information yung atin mga kababayan gusto maka-avail. Meron po ba? Dati merong endeavor ng Malaysia at Indonesia kasama Pilipinas para sa pagpapatayo ng facilities para sa halal production. Meron po mga initiative noong panahon, pero as long as hindi pa po natin ito nakikita, ang NCMM po ay we are determined, the good secretary Mamonjo is determined to once and for all establish this during his term as secretary. Sir, meron po bang deadline sa para po dun sa mga pilgrimage na gustong sumama? Meron po kaming approved plan of activities, Hajj program of activities. Nandoon po yon from time to time when the Hajj processing is already in place. We advise our stakeholders to always follow the guidelines from NCMM. Sa ngayon po, pwede na po bang magpa-reserve? Meron na po kami ng ano, meron na po kami inilulong sa kahapon lang yung e-Hajj, yung electronic Hajj system. Kaya ang isang tao, hindi kailangan pupunta ng Manila, you are from the provinces, you can just stay home, ang nakalagay na doon, Masjidil Haram at your doorstep. Kaya pwede siyang mag-register at pwede niyang malaman ang status ng kanyang registration through online. Sir, thank you. May restriction po ba yung foreign media? For example, ang NCMF, gusto nilang magsama ng media na magpo-cover. Possible po kaya yun? Wala naman pong restriction. As long as sasama tayo sa protocol ng bansa kung saan tayo nandoon. And it is not part of the guidelines being implemented or imposed by NCMF. Dapat maklear siya at dadaan siya doon sa necessary government agency kung saan siya pwede po maka-avail. Possible sa MCMF? If I may add, yung tanong mo, pagka pa, as if you are telling us yung non-Muslim na pagka doon. Because entering Medina, the two holy cities, the Medina and Makkah, you should be a Muslim. So kailangan kailangan sir ang magko-cover is Muslim din. Yes, Muslim. Thank you, sir. Going into Medina and Makkah, you should be a Muslim. That's what you mean. Kaya yung tanong ninyo po kung allowed ba yung mga foreign media entity, because a lot of foreign media outfits po is meron silang mga Muslim personnel. Kaya ang ginawa nila, hindi nila pinapadala doon yung mga non-Muslim. They are using their Muslim representatives to cover the Hajj. Kailangan po ba dito sa national development yung development ng Liguas and Mars? Hindi po kasi. Bakit po hindi na... Sa teritoryo po yun ng Mars. Follow up po sa sinabi ni Commissioner Jamal Muni po, Stads. Madalas po natin marinig yung haram, halal, pero pati po katulad natin ng mga Muslim, hindi po natin masyadong naiintindihan yan. Paano po ba ipaliwanag ng simple, ano yung haram, ano yung halal? When talking about haram and halal, haram, it is an Arabic word. Arabic word means things that are forbidden to be taken by a Muslim. At saka yung halal, yung mga bagay na permissible. Going to that, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that al-halal ubayyin wal haram ubayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Prophet, that halal is clearly explained. Halal and haram is clearly explained. But then, in between the haram and halal, there is a thing that meron siyang pala, tawag dito yung obscured siya, hindi mo masabi halal ba ito o haram. Then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if you avoid that kind of things, then para bang nakuha mo yung buwan mo, yung religion mo, nasave mo yung religion mo at yung buwan mo. So when it comes to halal, it's not only halal and haram, it's not only a matter of a sort of eating something. Marami din yan.
So it is a thing that is allowed by Islam, yung halal and yung haram is a thing that is forbidden. Forbidden sa mga products, sa mga transaksyon, tulad ng transaksyon sa usury, that is haram in Islam. Usury, na may yung sinabi kanina ako na mag-interest, that is haram in Islam. So, ganun po yung one. This is a very broad one. Yung scope po ng halal sa haram is a very broad one. Hindi po ito makuha natin sa isang mga ganito lang po. It needs a thorough explanation. Thorough explanation. Kasi napakarami po sa mga kwan, sa mga bagay na dapat intindihin ng isang Muslim when it comes to halal and haram. When it comes to halal and haram. Oh, isang tanong po na, no? Para sa kay sa spokesman po, sa kay Commissioner Yusuf Mando, tsaka sa kay sa Presidential Assistant on Muslim Affairs, meron pong controversy ngayon, yung OFW na pinatay ni rape sa Kuwait. Meron po bang position ng NCMF? At saka yung ano masasabi niyo po, sir, tungkol doon? Kasi posibleng panggalingan yan naman ng sigalot ng Kuwait at Pilipinas po. Ano pong dapat natin gawin ng mga Muslim? Okay. Ang NCMF po ay laging nakamasid doon sa kapakanan ng mga Muslim Pilipinos. Kaya situation that beyond the concerns of Muslims, medyo ipinaubaya namin doon sa specific government agency kung saan nandoon sila. Pero dahil na tanong ito, gusto ko pong sagutin yung situation na tinitingnan ng NCMF sa issue doon sa pagpatay ng isang OFW na nagtatrabaho sa isang Muslim sa Arabo, na accordingly pinatay at may mga issue ng kinasangkutan ng 17 years old Kuwaiti. Ang tayo ng mga ng NCMF ay kinukondena po natin ang anumang uri ng karahasan, lalo na pagpatay. At wala pong may karapatan bumawi ng buhay ng kahit na sino, Kristiyano man o Muslim ang mapatay. Malungkot po nakarating sa atin isang kababayan Pilipino ang nasawi sa kamay ng isang sinasabing Muslim na bansa. Pero ito po ang lagi natin sinasabi. Sa NCMF, kasama doon sa aming mandato ang pagpreserba, pagdevelop sa culture, tradition, and belief. Kasama po dyan yung pangangalaga sa ating kultura. Yung pag nasa Saudi ka, ayusin mo yung sarili mo. Magsuot ka ng damit na kung ano ang acceptable sa kanila. Pag babae ka, tingnan mo doon kung saan galigtas. Kapag doon ka sa bansang Arabo at magsuot ka ng damit na akala mo ay nasa ordinaryong lugar ka, mapapanganib ka. Like for example, naka-short pant ka, naka-t-shirt ka o naka-sleeveless. Kapag ginawa mo yun sa isang bansang Arabo, with due respect, whether Muslim or Christian, kasi mahigpit sila doon sa pananamit. Kapag ginawa mo doon ang mag-display, ang tingin, ang papasok sa utak nila ay naghubad ka na. Kasi sa kanila, kung napapansin nyo, ang kamay lang, ang mata, ang mukha lang makikita. So hindi po natin ito sinisisi dahil pumunta siya doon. Pero ang lagi natin sinasabi, bago kayo pupunta doon sa isang bansa, saan man yan, aralin ninyo muna kung ano ang kalakaran, kung ano ang kultura. Kaya nga ang mismo ang POEA, ang OWA, magkandang ng PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar, para maiwasan yung mga sitwasyon na ganito. So isa po ito sa halimbawa, kapag hindi ninyo inakma o inadap ang kultura, ang bansa na meron kayo, meron kayong banta mararanasan. Kaya kasi sa atin, malungkot tayo, isang kababayan natin, pero ang National Commission on Muslim Filipinos, hanggang doon sa pagpatnubay, sa pagsubaybay, na kung may magagawa po, ang gagawin namin. Commissioner, nabanggit niyo po kanina yung microfinance na tulong. Ang alam ko, apat na major projects po ng NCMF yun eh. Pwede po bang pakipanggit yung apat? Total, nandito na po tayo ngayon. Yung magkakaroon ng
microcredit activities. Pangalawa, yung paglulunsad ng medical and dental mission nationwide. Pangatlo, yung pagkakaroon ng pagsusulong ng programang pangkapayapaan, yung Barangay Interfaith Assembly for Peace. At saka doon sa pag-ugnayan natin sa iba't ibang stakeholder. I-coordinate natin ang ating ahensya sa iba't ibang sangay ng pamahalaan sapagkat makakapagpapatanggol lang din ng programa sa pamamagitan ng collaboration. At dito po natin pinapatunayan ang programang mismo kinakandak natin dito ay isa na po doon sa hakbangin at programa ni Secretary Guillermo. Sa apat na four major projects, isa po doon yung peace. Yes. Commissioner, ano po ang mga plano ng NCMF sa ngayon sa pamumuno ni Secretary Giling Mamunjong? Meron kasing mga armed groups pa na nananatili pa rin sa iba't ibang lugar. Meron po ba mga plano tayo para sa kapayapaan na totally talagang peaceful na susuporta sa government? Ang solusyon na inihanda ni Secretary ay inclusive. Yung pagkakaroon ng kabuhayan, isa po yun sa solusyon na mainsan natin yung mga kababayan natin, hindi maiganyo, mamundok. Kapag mapayapa na ang pamilya ng isang Pilipino, hindi na yan magtangkang magdawa pa ng masama. Pero as long as hindi natin ma-address ang root cause ng problem ng ating bansa, hindi po natin maiwasan, may susuko, may mamundok, may pupunta doon at hindi tayo. Kaya ang programa ni Secretary is nandoon na lahat. Ito po sa apat na ito, ang lagi na sinasabi, bigyan natin ng kabuhayan, bigyan natin ng pag-asa, at bigyan natin mapayapang pag-iisip ang ating mga kababayan. Para hindi na po natin malalala pa yung problema, uuwi pa sa rebellion. Doon sa binanggit mo, meron pa ibang mga rebelde. Yun po ang dahilan kung bakit si Secretary Mamunjong nakipag-ugnayan sa iba't ibang government agency para maisulong yung reconciliation effort ng ating pamahalaan. Para magbalik loob, kinakailangan mag-effort, makipag-dialogo tayo. Gagawin po at handa po ang ating komisyon maging bahagi ng paglulunsad ng solusyon para sa kapayapaan. At ito po ang isa sa mga sinuportahan ng Secretary Mamunjong ng NCM sa programa ni President Bongbong Marcos. Commissioner, last, napakahalaga po na mayroong masisilungan o tahanan ang bawat Pilipino, lalo na po sa mga nasasakupan ng NCM, which is mga kapatid na Muslim. Ano po ang paghahanda ng NCM para po sa housing program sa mga kapatid na Muslim? Hindi lang po sa kapatid na Muslim. Ang programa ni Secretary Mamunjong ay ipag-unasan ng National Housing Authority sa DISU upang magkakaroon ng assessment doon sa mga kung saan nasalanta ng mga kalamidad. Halimbawa sa usyong doon sa Mindanao, pinoprograma po ni Secretary na magkakaroon sila ng pabahay, yung low-cost housing under the subsidy ng government. At hindi lang po yun. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, yung secretary natin po ay umiikot, hindi po siya nag-stay sa isang lugar. Personally, iniikot niya po ang iba't ibang community, hindi lang sa mga Muslim, pati po doon sa mga non-Muslim. How many millions ang households po ang target? Hindi po natin ito madedetermine kasi ongoing yung study kung saan extremely affected yung severely affected ang ating mga kababayan. By the way, here with us is the newly appointed presidential assistant on Muslim concerns, Muslim affairs, si Secretary Dilla po. Marami tayong makukuha sa kanya. Itanong niya rin sa kanya at sa ating mga kasama rito kung anong gusto niyo para ano na tayo po. Commissioner, ano po magiging epekto nitong national development planning ninyo doon sa problema sa illegal drugs na yung iba yung nasasangkot ng mga kapatid na nasa ibang tribo? Ang programa ito doon sa programa sa drugs, kapag magkakabalangkas tayo ng solusyon o kabuhayan ng isang tao na doon sa tama, sa Islam kasi ang magiging tama kapag halal ang source of life, source of living mo. Isa pong nilunsad ng NCMF yung pagkakaroon ng halal livelihood program. Kapag kasi hindi mo pinopromote yung halal, ang tendency, hindi mo alam kung saan ang tama, kung saan ang bawal, at kung saan ang dapat nandoon ka. Ang pag-ibenta po ng drugs is haram. The source,
the selling and the source, the money derived from selling drugs is haram. Kaya ang programang halal po is kasama na doon sa pag-iwas sa lahat ng mga gagawin haram. Yan po ang sinusulong ng siguro before we end, it's already lunch time. May we request si Presidential Advisor Ali Vida to say something, no? What's a part of his role as Presidential Assistant for Muslim Affairs? Maraming salamat. Assalamualaikum. My mandate, marching orders from the President, is to oversee all Muslim institutions. All institutions that have anything to do with Muslim development and welfare. So Lajan and the Triad linking up to the NCMA, kaugyot natin dito, kung ano man yung mga support kailangan nila and encouragement we provide. So with the BAM, Amana Bank, SPDA, MINDA, among others. Now, it is not limited to this predominantly participated Muslim institution, but even non-Muslim institutions where we are most concerned is our concern. That's my mandate. So, Mr. Kudos himself is asking me a few minutes of my time here. I'll be having a courteous call to all the department secretaries of government and government-owned or controlled corporations, including those in the foreign service. OIC is also under control. So anything that has something to do with Muslim welfare and development, that is priority in President Bongbong Marcos agenda. Gusto niya, sa panahon niya, makateka ng Muslim brothers natin, the Muslim community. That's why, while he wanted me to be in other departments, after I see so they were in the Senate years for Muslim affairs, gusto niya pagpatuloy ko, mag-advise sa kanya, upang makateka ng Muslim communities and our Muslim brothers and sisters. Of course, this will also be kind of a twin agenda. We ourselves, ay mga kapatid natin mga Muslim, must do our share in terms of supporting the government administration, and we harness the best and the brightest among the Muslims. So that makateka na tayo yung mga past experiences, past mistakes, that's history. So we are now unfolding a new chapter in development, progress and governance, and that's what the President wants me to oversee, not only domestically but internationally, which concerns the 57 Muslim countries. So every now and then he will send me for special missions, not only of course abroad, but even to all these other departments that have something to do with Muslim well-being. Sir, for Paparazzo News and BBM Good News, as you have said earlier, sa opening statement nyo, meron po part of your national leadership development meeting, meron kayo magsasagawa kayo ng inter-religious faith for lasting peace and unity. At isa po yan, isa sa pinakamalaking event po yan, no? Kailan ba sir yung target date nyo? At saka meron na ba kayong identified na religious organization na to participate in this event? At ang aking pangalawang question po, our newly formed na autonomous region na yung BARM, no? Bangsamoro Muslim Region, autonomous. Ano po yung mandate ng role ng National Muslim Commission on Filipinos and the Presidential Advisor on Muslim Affairs as the national agency? Ano po yung magiging role nyo or mandate nyo doon dito sa autonomous region for Muslim Mindanao? Thank you, sir. You are addressing it to me? Yes, sir. Yeah.
the mandate yun with the president to oversee all institutions that have something to do with Muslim programs like that, and even other institutions not predominantly run money to Muslims, where there are Muslim concerns, we have to look into that. Because many of the departments of government are not run by Muslims. So, except for those that we had described earlier. So, we have to oversee all of these, including, as I said, the OIC country, where we have bilateral agreements, diplomatic relations. We'll have to go into that. Thank you. So with a question on the in the implementation of the interfaith activity, usually we hold that event, which is nationwide, during the peace month, which is September. So as early as now, we are in the stage of coordinating, of course, within the agency, because within the agency there is a lead office to that. And then we'll also engage our partners on the ground. We have the Philippine National Police, the AFP, the local government units. So from today up before the September implementation, we'll make it sure that it is inclusive and it is nationwide and there's an impact. No? So the date would be on September the 15th. So from today to that is the planning and ensuring that the implementation will be smoothly and with impact to the community. Okay, so I think we'll wrap up already. No? Already nearing 1 o'clock. We have prepared for the next part of the program. But before we end, let us let the commissioner, Michael Mamuki, to give his closing statement. Thank you. Yes, thank you very much. As an agency mandated to enhance and protect the rights of the Muslim Filipinos in the entire country, we, the Commission, the National Commission on Muslim Filipinos, are working together to give, to further our services to our Muslim Filipinos. And part of that is our secretary has given us an oversight function. Yung mga commissioners, ibinibigyan niya ng mga oversight functions. For me, I was tasked to oversee the legal. I am the commissioner in charge for legal, and part of my plan for the legal department is that we are going to mobilize all our lawyers in the entire country to visit the jail in the entire country. Kasi may narinig tayo, may mga person deprived of liberty tayo na pinapakain sila ng hindi halal. And it also to look after their constitutional and human rights to ensure that they are well respected in their detention area. So that is our plan, that we are going to mobilize all our lawyers in the entire country to conduct a monthly visitation of the jail facilities in the entire country. So once again, thank you, and you can be assured that your commission is here to serve our Muslim students and also to forge partnership with our stakeholders that are geared towards serving our students. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede pong picture? Pwede pong picture? Tayo. Auto-off. Si Secretary, sama natin. Secretary. Secretary. Sa gitna kasi. Sige. Humble. Sige. Ayaw niya yung ano. He's the star of the show. From way back. Okay. Very, very. Hindi pa mo magagawa. Hindi na. Ganyan na sila. Meron sila sa sariling tradisyon.